Welcome sa sipnayan.com, no? Bago tayo mag-start, gusto ko batiin yung ating isang masugid na taga panood, no? Inaabangan yung sipnayan si Miss Kat, no? Hi Miss Kat. I hope palagi kang manood ng ating videos. Okay, so mag-start na tayo. Kung sinusundan niyo yung series natin, pinag-aralan natin from the previous video was about angles, no, na inaral natin yung right angle, yung acute angle, yung straight angle, saka yung obtuse angle, no? Pag yung angle, nilagay natin yung kanyang vertex sa origin, tapos nilagay natin ng kanyang initial side sa x-axis at inikot natin to, no? Yan yung angle na na-form. Ang tawag natin dyan ay standard position, no? Gagamitin natin yan later sa mga iba't ibang topics such as trigonometry. But for now, notice that pag minove natin tong ray na to dito, meron tayong 90 degrees, no? And pag minove natin dito, meron tayong 180 degrees. Pag minove natin dito, meron tayong 270 degrees. At kung napanood niyo yung previous video at naalala nyo, sabi ko sa inyo, ang isang ikot ay 360 degrees. Ang isang complete rotation. So from here to here, na pag inikot natin yan, meron tayong 360 degrees. Now the question is, posible ba na magkaroon ng more than 360 degrees na? Oo, no? Although na nakikita nyo yung ano, yung ating measurement dito na hanggang 360 lang siya, pero if you want an angle that is more than 360, bali magmo more than one rotation ka. So ano, gusto mo ng 270, oh, sorry. Kung gusto mo ng 450 kunwari, so gagawin mo isang ikot ka, so that's 360 plus 90, no? Which is 450 degrees. And kung makikita nyo, ang 90 degrees saka 450 degrees, pareho silang dalawa. So ibig sabihin, yung dalawang yon pareho sila ng position, ang tawag natin doon ay coterminal angles, no? So isang ikot, no, 360 degrees, one complete rotation, no? So halimbawa, 450 degrees, ibig sabihin, this is 360 degrees plus 90 degrees. No? So kung titignan nyo yung ating angle dito sa GeoGebra, makita nyo na 360 degrees plus 90 degrees, no, 450. Yung 450 tsaka yung 90, 450 degrees, 450 degrees and 90 degrees. Pareho sila ng pwesto, no? Pareho yung ano, yung position ng angle. Ibig sabihin, sila ay coterminal angles, no? They are coterminal angles. Okay? So kailan nagkakaroon ng coterminal angles? Pag nag-plus tayo ng 360 degrees. Halimbawa, 50 degrees, ano yung mga coterminal angles niyan? It's either magpa-plus ka ng plus or minus ng 360 degrees. Although pag nag-minus ka, magne-negative angle yan. Kasi sabi natin from the previous video, pag clockwise yung rotation, siya ay magiging negative. At pag counterclockwise, siya ay magiging positive. Although, hindi siya sinushow dito sa GeoGebra, no? Kasi positive angles lang yung mga nandito. No? But we will discuss that later on. So, abang-abangan nyo lang, no? Kung ano ba ibig sabihin yung coterminal angles at kung saan pa siya ginagamit. No? Okay, so far, yan lang muna yung ating i-discuss ngayon. Abangan nyo na lang yung susunod na video natin, no? Para makapag-aaral pa kayo ng more about trigonometry. Now, gusto ko yung invite sa ating Facebook, no? Facebook page. We have facebook.com/sipnayanph and our YouTube channel, youtube.com/user/sipnayanph. Maraming salamat. See you in the next tutorial.